Hello sa inyo lahat mga minamahal ko mga kapatid. At today, ako po yung nagagalak na ipahagi sa inyo ang isa na namang remarkable experience ng ating mga kapatid sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pagsasamahan at paglilingkod. Ito po hindi patungkol sa akin kundi ito ay patungkol sa gawain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Ngayon pong linggo ay ating pong sinimulan ang proyekto na i-renovate ang dalawang rooms ng Katuratan SDA Multigrade School. Ang pundasyon po nito ay humina na sa tagal ng panahon. Ito po ay church noon at ginawang classroom. At ang sukat po nito ay babaguhin ayon sa standard ng isang classroom. At ang ating mga kapatid ay nagkaisa na gagawing mas matibay ito. Hindi lang ating mga kapatid ang nakibahagi, ngunit kasama din ang mga parents ng ating mga students sa paaralan ay nakisangkot sa araw-araw na paggawa nito. Samantalang sila ay magkakasamang gumagawa, anuman yung kanilang background o yung kanilang status ay nagpapaalala ng pag-ibig ng ating Panginoon. Maliban sa ating pong proyekto na renovation, tayo din po ay pinagpala sa suporta ng ating pong mga barangay officials na sila ay nag-contribute ng materials na magbibigay ng improvement sa ating pong kalsada na dinadaanan papunta sa school. Sila po ay nagbahagi ng inyo po nakikitang gravel and sand na talagang makakatulong ng malaki sa ating pong mga mag-aaral, lalo na higit sa tag-ulan, no? Sa aming pong mahal na kapitan at mga kagawad, kami po ay tunay na nagpapasalamat sa inyong suporta at ang iyong kabutihan ay naging pagpapala sa bawat isa. Sa aming paggawa sa mga nakalipas na mga araw, nais kong i-reflect ito sa talata na makikita sa Colossians 3 verse 23 to 24. Ang sabi dito, "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human master, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving." Ito pong talatang ito ay nagpapaalala na sa ating pong paggawa, ating pong ibigay ito sa ating Panginoon upang sa gano'n anuman yung ating sakripisyo o ang ating mga ginawa ay hindi maging walang kabuluhan, bagkus ito po ay maging isang makabuluhang paglilingkod sa ating pong Panginoon.